maging alerto, maging metikuloso, at lalo na paigtingin ng checkpoint sa exit at entrance ng Manila. So anyway, bilang panghuli, sa diskurso, Facebook, maraming mga nagko-comment. Maraming nagko-comment tungkol doon sa kidnapping na nagaganap sa Maynila. May mga bata raw na kinikidnap. Ewan ko ba dyan sa mahiwagang puting ban na yan. Ito ngayon, yung makikita mo sa mga comment sa mga Facebook, no? O, sa amin, no? Tinatawagan nyo kami ng atensyon. O, binabasa naman namin. Sabi ng mga netizen, sa Maynila daw ay merong kidnapping ng puting ban ng mga bata. At yung batang nakukuha, nawawala dahil pinipiesa yung mga organs. Okay. To set the record straight. Mga tagalungsod ng Maynila. Una, yung nakikita nyo pong video na ipinakakalat na kung sino-sino. Hindi ko alam kung anong intention, ha? Hindi ko alam anong intention. Ay 2014 video pa uyo. That's one. Sabihin, lumang video, in-upload ulit. Tanong, anong purpose? Hindi ko alam anong purpose nung nag-upload. Hindi ko alam kung masama o mabuti yung purpose. Pero para sa kaliwanagan ng lahat at pumanatag tayo, no? Simula po nung tayo'y naupo o nung July 1, wala pong insidenteng ganoon sa Maynila. In fact, we have no data where that particular video ay kung saan. Maari po yun sa China, o maari yun sa Amerika, maari po yun sa Europa, o maaring isang lugar din, na parang may tsurang Maynila, o may tsurang Pilipinas. Pero, hindi natin alam. But, we need to discern. Huwag tayo magpabigla-bigla at kaba, kasi baka yun ang intensyon. Takutin ang taong bayan. Baka yun. O kaya naman, baka ang intensyon, gampanan ng mga taong gobyernong katulad namin ni Vice Mayor, nila Director, yung aming tungkulin na maging ligtas ang ating kalye sa ating mga anak. Okay. Tinawagan ko po si General Balba a few minutes ago. Kausap ko siya at pinasigurado ko at tinanong ko, General Balba, meron bang reported sa lahat ng presinto natin at PCP? Kung di po ako nagkakamali, may 11 tayong presinto at 37 na PCP, more or less, sa Manila. It is strategically located. To mesh. Meshing ang tawag doon, para yung reach ng police mabilis ang responde. Reported na puting ban. Yung mahawagang puting ban na yan. Na may nawawalang bata. Sabi po ni General Balba, wala pong reported na insidente sa lungsod ng Maynila. Simula July 1, nung ako'y maupo bilang inyong mayor, hanggang kasalukuyan. Ngayon, kung walang reported, sana po pumanatag kayo. At siya sa atin yung maigi yung mga video o mga pictures. No? Pangalawa, kung meron man, ayan, ha? Kung meron man, at hindi ni-report, inaanyayahan ko po ang isang nanay o ang isang tatay o magulang for that matter na mag-ulat sa ating mga presinto o dito sa office of the mayor o sa office ni Vice Mayor, sa office ng DSW, ng MSW. Mag-report po kayo. Pumanatag kayo, tutugunan namin. Bibigyan namin ng atensyon sapagkat malaking at importanteng bagay ho ito na dapat namin tugunan. So, ulitin ko, ha? Kung may nabiktima ng kidnapping na magulang na nandito, no? Sa Maynila. Sa Maynila lang ho, ha? Sa Maynila. Dahil hanggang dito lang naman ho yung aking otoridad. No? Makipag-ugnayan kayo sa aming mga PCP, presinto, kapulisyahan, sa City Hall, at sa mga opisina namin. Tutugunan po namin. Ayan po. Pangatlo, pumanatag po kayo, we're on this. Through General Balba,
through our conversation a while ago, I told him that to put or install police visibility in the entire area of Manila, 24 hours a day. And he said, in fairness to General Balba, nandiyan, nakalatag ang ating kapulisya ngayon. Kaya po, may ginagawang action. Pangapat, panawagan ko sa mga pulis, maging alerto, maging metikuloso, at lalo na paigtingin ng checkpoint sa exit at entrance ng Manila. Panlima, nanay, tatay, ngayon, kung bakit, alam nyo na ngayon, kung bakit namin in-implement ang curfew. Para walang bata na sa 10 oras ng gabi na minor de edad. Hindi lang para ma-accident, baka ma-accidente o may mangyari hindi masama. O ano pa man. O, para hindi rin sila maging biktima. Ito ang inyong kinatatakutan na puting ban. O, ngayon, dahil sikat na yung puting ban, mag-iibang ban na ho yan. O, ibang kulay na ho yan. O, pero, yan ho ang dahilan. O ngayon, nauunawaan nyo na ngayon ang pamahalang lungsod. Bakit? Merong pagdidisiplina. Yan, wala kaming hangaring masama. Ang kaligtasan ng lahat ang ating pangunahing tinitingnan. Pang-anim naman, be vigilant. Pagkatiwalaan nyo muli ang pamalang lokal, kapulisyahan through the leadership of General Balba na kayo'y mag-ulat sa amin. No? Sabihin ninyo at tutugunan naman namin sa abot ng aming makakaya. So, yun po. Sana nagkaliwanagan tayo dyan sa puting ban na yan. Sa ilalim ng puting ban. Sa ilalim ng ban. Yun ba yun? Yun ba yun? Sintonado ko. So muli, yan lang po, maikli naming update. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!